mas malaki ang tsansa nyo na matanggap doon sa trabahong ina-applyan nyo kung una, kikita nyo ba ang pilang ito kung ano to? Pila ito dito sa pop-up merchandise store ni Justin Bieber. Papakita ko sa inyo kung gaano kahaba ito. Grabe ang haba ng pila dito. Tiningnan lang namin yung pila, pero hindi kami makikipila para makita namin si Justin Bieber. So from there, that's typically what exposure means. So this is the end of the line. Magandang umaga mga kababayan kong job seekers at naghahanap ng opportunities papunta dito sa Canada. Maaaring gabi dyan sa inyo or hapon, pero dito sa Toronto, dito sa Niagara Falls sa Ontario, Canada ay umaga. At medyo maulan, nandito lang kami for a vacation. At ngayong araw na ito, important, pag-usapan natin. Marami kasi mga kababayan natin na mga subscribers ang nagtatanong sa akin na, "Sir, tagal-tagal ko na po nag-a-apply dyan sa Canada, hanggang ngayon po ay wala pa rin tumatawag sa aking employer." Yan ang importante na pag-uusapan natin for today. Papaano ka nga ba matatanggap at magkakaroon ng mas mataas na tsansa na matanggap sa trabaho? Ano ba? Ano ba talaga? Diba? Linawin natin once and for all. Una po kasi na dapat nyong malaman at dapat nating alamin sa ating mga sarili ay tanungin natin ang ating sarili, ano bang trabaho ang gusto kong pasukin? Kasi hindi po pwede na ang dami po kasi nagko-comment sa akin at nagsasabi na, "Sir, kahit anong trabaho, hindi po pwede na kahit anong trabaho na lang kasi ganito po ang magiging implication niyan or ang maaaring mangyari sa inyo." Isa sa mga dahilan kung bakit ang mga workers ay nagre-resign sa kanilang mga trabaho ay dahil hindi nila gusto pala yung trabaho ang papasukin nila. Para lang po yan kasing, alimbawa, tinanong kayo ng kaibigan nyo, ililibre kayo sa isang restaurant, at tinanong kayo, "Ano ba ang gusto nyong kainin?" Mamaya, yung inihain sa inyong pagkain, hindi nyo pala kinakain. Alimbawa, inorderan kayo ng ampalaya, hindi nyo pala gusto ang bitter na pagkain. Di siyempre, sabi nyo, "Ano ba itong in-order sa akin? Bakit ang palay lang ang in-order sa akin?" Diba? Sabi nyo po, diba, kahit ano. Kaya, dapat i-determine nyo po sa inyong sarili, ano ba talaga yung gusto nyong trabaho na gusto nyong pasukin? Ano ba yung trabaho na meron kayong experience? Mas malaki ang tsansa nyo na matanggap doon sa trabahong ina-applyan nyo kung, una, meron ba kayong related na work experience doon sa trabaho na applyan nyo? Pinaka-recent ba yung trabaho na available na a-applyan ninyo? Kasi kung halimbawa, yung a-applyan yung trabaho is, yung experience nyo is more than 5 years ago na yung experience nyo doon sa trabaho na papasukin nyo, mas maliit ang tsansa nyo na matanggap kayo doon sa trabaho yun as compared dun sa trabaho na currently meron kayo ngayon or pinaka-recent ninyo. Ibig sabihin, yung pinakang malapit dun sa applyan yung trabaho na parang pinakahuli nyo. Minsan nahihirapan ako mag-explain eh, no? Kasi kailangan ko pong ilagay in layman's term yung sasabihin ko. Pag sinabi ko pong recent, ibig sabihin yung pinakang huli. Hindi po yung huling huli. Yung yung pinakang malapit na year kung saan mag-apply kayo. Halimbawa, 2022 ngayon,
ang last experience nyo is 2021, yun, mas malaki po yung chance nyo na matanggap kayo sa trabaho kung pinaka-recent. Kung kung kamakailan lang yan, kamakailan lang yung inyong experience dun sa trabaho na ina-applyan ninyo. As compared dun sa, kung halimbawa mag-a-apply kayo, 19 matagal na. Kung halimbawa sabihin nyo sa akin, sir, 10 years na po kasi yung last experience ko eh. Eh, medyo matagal na po yun, yung experience nyo yun. So, mas maliit na ang chance nyo na matanggap sa trabahong ina-applyan ninyo. Lalo pa, kung nag-a-apply po kayo sa mga agency, mga recruitment agency dyan sa Pilipinas, kasi kailangan po at number one na requirement do sa mga trabaho na available dyan sa Pilipinas na a-applyan nyo na recruitment agency ay kailangan po ng experience. 1 year, 2 years, 3 years, up to 5 years na work experience na related po doon sa applyan yung trabaho kung nag-a-apply kayo dyan sa Pilipinas. Kung direct hire ang inyong a-applyan na trabaho, mas maganda rin na related yung a-applyan yung trabaho. Ngayon, eh sir, wala po akong mga experience eh, doon sa trabahong a-applyan ko eh. Now, kung ganun ang situation, alamin nyo naman sa sarili ninyo, eto bang trabaho na-applyan ko ay gusto ko talaga? Meron ba akong kahit papaano ay konting knowledge about the job that I am going to apply to? Kasi kailangan kahit papaano, meron kayong idea doon sa trabahong papasukin nyo. Pag sinabi nyo kasing, eh sir, kahit ano na lang po, papasukin ko, hardworking po ako, mahirap pong patunayan yun. Unang-una, wala kayong knowledge doon sa trabahong papasukin ninyo. Mahirap po na wala kayong kaalam-alam doon sa trabaho na papasukin ninyo. Dito na po pumapasok yung TESDA na training. Kasi kung kahit papaano ay meron po kayong training doon sa trabaho na gusto ninyong pasukan, kahit pa, puro papaano na lang ako, papaano nga ba talaga sir, how po? Kahit papaano, meron po kayong basic knowledge, basic know-how doon sa trabaho na papasukin ninyo. Yan po yung importance nung TESDA, lalo na kung kayo ay walang experience. Kasi katulad po dun sa, halimbawa, papasukin nyo is caregiver, eh, mas maganda po na meron po kayong basic na training dun sa trabahong yun as a caregiver. Kasi mag-aalaga po kayo eh, either ng matanda or ng bata. Kaya mas maganda na meron po kayong basic na training at basic know-how for the job. So, very important yun na meron kayong training about the job. Doon kayo nagkakaroon na mas malaking chance na matanggap sa trabaho. Yan po ang pinakang importante na first step para ma-identify ninyo kung ano ba talaga kuya. I-evaluate mo sarili mo, alamin mo sa sarili mo, ito bang trabaho talaga na a-applyan ko? Gusto ko ba talaga ito? May konti ba akong alam? May basic know-how ba ako sa trabahong ito? At willing ba ako na matuto? At sa pag-identify nyo po, pag-evaluate nyo ng sarili ninyo, magkakaroon kayo ng confidence na mag-apply sa trabahong yun. Matatailor fit nyo yung resume ninyo na ipapasa doon sa employer na yon kung kayo ay direct hire or kung kayo ay sa agency mag-a-apply. So yan lang yung aking short video for today. I-identify nyo, alamin nyo sa sarili ninyo, gusto nyo ba talaga yung trabaho na papasukin ninyo para magkaroon kayo ng mas malaking tsansa na matanggap sa trabaho at soon makarating kayo dito sa Canada. At hanggang dyan lang muna for today, mag-shoutout muna tayo sa ating mga kababayan. Oops, dyan ka muna. Shoutout tayo sa ating mga kababayan. Eto. Uy, tumatawag na yung anak ko. Hello! Oh, nandito sa entertainment sa baba. Entertainment? Doon sa may bridge. Tingnan mo ako, nasa bridge lang ako. Tumawag yung anak ko.
nahanap na ako. At ito. Kay Tubes Pinay DH. Shoutout naman po Sir Sok. Thank you po sa info, sir. Kay Aris Paloma. Pa-shoutout sir sa next vlog. Aris Paloma. Paloa. But Paloa to? Mali ang spelling mo, no? And my wife Amy Oates watching from Saudi Arabia. Thanks po Sir Sok. Hi sa mga kababayan natin sa Middle East. Kay Meloditz Montesino. Pa-shoutout po Lods. Kay Minette Caresa Mikairan. Kay K126. Kay Juana. Kay Oliver Agustin. Kay Zach Serin. Good day sir, thank you po sa mga videos na nagbibigay ng pag-asa. Kay Wilson Felerino, watching from Japan sir, God bless you. Kay Rim Hai Jung, good morning po sir from UAE. Ito, kay Clint Francisco, sir thank you po dahil sa mga videos mo, nandito na ako sa Chilliwack, BC. Ayan, congratulations sa iyo kabayan. Kay Mitzi, God bless you po, pa-shoutout na rin po. Kay Emilu Velasco, thanks po sa mga informative content nyo, praying for my luck, watching from Riyadh. Shoutout naman po dyan. At yun lang mga kababayan. Okay, stay safe and have a good day. Gracias.